Bali po tayo dito sa Heritage Park. Umalis na po si Pangulong Noynoy Aquino. At ito po matapos ang ilang minuto para natili at pakikipag-usap dito po sa mga inulila ng hari ng komedya na si Dolphy. Kaugnay pa rin po niya, nanghihinayang naman ang pamilya Quezon dahil hindi na maipagdiriwang ni Dolphy ang kanya ika-84 na kaarawan sa July 25. Sa kabila nito, itutuloy pa rin daw ng pamilya ang selebrasyon. Narito ang report ni Victoria Tulad. Presenta pa lamang, mananadyak na. Magaling na aktor, mabait na tao, at mapagmahal na ama. Ito raw ang mga katangiang hindi malilimutan ni Eric Quezon sa kanyang namayapang amang si Dolphy. I think that my dad is bigger than life. I guess he's made such an impact with the Filipino people. He was so humble that people can relate to him. He was so humble that people admired him. He was so humble that people loved him. Ang gusto lang naman talaga ng daddy ko ay magkasundo-sundo kami lahat. Yung wish ng daddy ko natutupad naman. So I'm very happy and I want to thank my siblings, my brothers and my sisters, Sasha, dahil lahat kami nga ay masasabi naman natin nagkakaisa, nagtutulungan kami. Pilit daw nagpapakatatag ang pamilya Quezon lalo na ngayong wala na ang kanilang padre de pamilya. Nangihinayang man daw sila na hindi na umabot si Dolphy sa kanyang ika-84 na karawan sa July 25. Masaya pa rin sila dahil hanggang sa huling sandali, pag-ibig pa rin ang naramdaman nila mula sa ama. He was responding to us but he could not really talk to us. Puro mga yes or no, yes, no. Sometimes he mouthed, I love you, uwi na. The most of the time, ang sinasabi niya was, uwi na ako. He would have episodes that we felt that we were gonna lose him. Well, we were hoping that he would last until his birthday, pero sad that he missed his birthday. Definitely will do something. We don't know yet. So, ang pinagpaplanuhan muna namin ngayon is itong nangyari sa pamilya namin, sa kanyang demise. So ito muna pinagtutuunan namin ng pagsayon. And then later on, pag nakakahinga na kami, siguro din sa time na mag-uusap kami kung ano mga pwedeng gawin. At sa yugtong ito ng buhay ng pamilya Quezon, pinaka nagpapalakas daw sa kanila ang suporta at panalangin mula sa taong bayan na nagmamahal sa nag-iisang hari ng komedya. The Quezon family has been very thankful ever since the time we asked for prayers. Nung araw pa lang na yan, alam na namin na kung gaano karami nagmamahal sa kanya. My dad has made a lot of people happy. Sana when they remember him, when they say Dolphy, they'll put a smile on their face. Jackie. Sa tagal ni Dolphy sa show business, hindi na mabibilang ang mga artistang kanyang nakasama, natulungan at pinigyan ng inspirasyon. Para sa veteranang aktres na si Belia Flores, wala na raw makapapantay kay Dolphy bilang aktor. Yung kanyang pagkatao, ibang klase, darling. Ibang klase, walang kamukha. Marami. Ako, I've been here in the business for 60 years. Wala siyang kapareho. Si Gladys Reyes, malaki raw ang pasasalamat sa mga itinuro ng kanyang Tito Dolphy. Tito Dolphy, kung saan ka man po ngayon naroon, syempre, I'm sure tuwan-tuwa ka po dahil nakikita nyo ang dami talaga nagmamahal sa'yo. At isa na nga po kami ron. And salamat po sa pagkakataon na kahit papano, makilala ko kayo, nakatrabaho. Bagamat nagluluksa, masaya namang ikinuwento ni Nova Villa ang kanilang mga pinagsamahan ng hari ng komedya. Bago yan umalis ng bahay, he has a big Santo Niño sa kanyang room, one of those rooms, and he prays daily. Sa Home Along Dariles, it's always at the end of the story, meron kaming mga values na itinuturo. Nag-comedy kami, pero ang totoo nun, may values yun. Victoria Tulad, GMA News.